Welcome na naman mga kabare sa ating Usapang Baboy. And para sa video po natin ngayon, kung matatandaan nyo po, tayo po ay bumisita sa Poland. Medyo local na Poland nga lang. So ito po ay yung Polillo Island sa lalawigan ng Quezonan po. And doon nga po tayo ay nagsagawa ng seminar para sa ating mga kasamahan na hagracers doon. And syempre hindi na rin po natin pinalampas yung pagkakataon na tayo po ay makabisita sa kanilang mga baboyan. Ano po? So ito po yung video natin kung saan bumisita nga po tayo sa kanilang subdivision ng baboy. Naglalakad na tayo papunta doon sa farm. Actually, farms po pala kasi marami tayong pupuntahan. Ano po? Actually, katatapos pa lang po natin ang seminar, pero bago tayo lumipat ng lugar ay makabisita muna tayo sa kanilang mga baboyan dito sa kanilang lugar. Okay, let's go. Dito daw po sa Barangay Libo, Poland, meron daw po dito mga lugar kung saan dun sila nag-aalaga ng baboy. Ano po? So, ito po yung isa at hindi na po natin mapupuntahan yung isa. Pero dito daw po sa lugar na ito ay meron ng more than 10 na tao na nag-aalaga dito. Wow! Ayan. So after po ng more than 500 meters siguro na paglalakad natin, talaga pong natagtag ang taba natin at nabawasan ang ating sebo sa katawan, ay nakarating na po tayo dito sa kanilang subdivision ng mga baboy. Ano po? So dito muna tayo pupunta. So unahin po muna natin yung mga bungalow. Ano po? Mamaya yung duplex and mamaya po yung townhouse. So ayan po, ito yung una. At syempre hindi tayo papasok sa loob, sisilipin lang po natin. Ano po? Ayan po, so itong itsura ng kanilang mga building. So parang kada isang tao ay meron pong isang building. Ano po? And then dito naman po tayo sa isa pa. So bungalow type din po ito. Ano po? At syempre hindi na po tayo papasok sa loob kasi baka po makasuhan pa tayong trespassing. So ayan po, ito naman ang itsura ng building na ito at mukhang dito po ay kaya maglaman na mas maraming inihin. Nice. Ayan, so sa nakikita po natin may dalawang inihin na dito. Ito yung isa. Ito po yung itsura ng kanilang gestating pens. Then check naman natin yung iba pa. Ayan, so correction lang po, duplex pala itong type ng building na ito. Ayan, magkadikit sila. Ano po? So iisa rin lang may-ari nito. At andito naman po yung kanilang mga fatteners. At parang base po sa nakikita natin, merong limang fatteners dito. Hindi po kasi natin makita yung isa kung meron din. Ano po? So ayan po, check natin yung iba pa. Ang oras po ngayon ay tanghali, kaya po marami po mga owners ay nandito para bigyan ng pananghalian yung kanilang mga alaga. Okay, so dito na lang po tayo, medyo malayo yung isa. Ayan, so ito po mukhang bago pa lang. Ayan, bagong-bago ang kanyang bubong. Naka semi-monitor type siya. Ano po? And then andito daw po yung ating owner. So silipin lang po natin. Lima. Ito po ang tubig. Bawat isang ano po may sari-sariling ganyan? Thank you po. Ayan po. So para daw po sa water source, meron silang sari-sariling maliliit na balon. Ano po? So mukhang kanya-kanya pong diskarte para magkaroon ng tubig ang bawat buildings. Okay, so ito po, ayun yung balon niya. Ito medyo malaking building pero meron lang siyang isang inihin. Yan, isang inihin at isang kulungan ng fatteners. Silipin po natin, mukhang may big siya. At ayan po, gulat pa. At mukhang meron nga po siya mga big dito, hindi nga lang po natin masyadong mabilang. Ano po? Pero ang tansya ko po dito ay nasa 2 hanggang 3 linggo na ang edad nung kanyang mga biik. And yung pong inihin, medyo may kapayatan pero okay pa naman po. Okay, so dito naman po tayo. At base po dun sa kasamahan po natin dito na dealer natin dito sa lugar,
itong farm owner daw po ng buildings na ito ay siya po ang may-ari ng lupa. Ano po, ng mga lupa na tinatayuan ng iba pang mga buildings. And dahil po sa kagandahan ng loob na may-ari, ang naging setup po dito ay kung meron pong gusto mag-alaga ng baboy, ay dito na po sa kanyang lupa itatayo. Ano po? So hindi ko lang po sure kung paano ang setup ng bayaran o renta ang lupa. Pero dahil nga po doon, at least naipon po ang mga nag-aalaga na baboy sa iisang lugar. Ano po? So wala po tayong reklamo sa kapitbahay dahil po lahat po sila dito sa lugar na ito ay pare-parehas ng amoy. And itong farm owner din po natin na ito, mukhang siya rin po may pinakamaraming inihin dito sa lugar. So ito po ay mukhang kulungan na ng inihin. So dyan siya ng buntis hanggang mga anak. Kumakanti, anak na din yung isay. Ako, 24. 24 na daw po. 24 po. Ano po dito, bulog? AI. May AI po, may... AI naman. And yan po ang dumalaga ni ma'am. So malapit na ro po yung bulugan. Meron din po dito mga inihin na may anak. Ayan po sila. So ang isa po dito pwedeng ma-improve ay yung mga lahi ng ating mga inihin. Ano po? Katulad po nito, medyo hindi po siya maternal line. Kulay puti po kasi yung karaniwang ideal na gawing inihin. Okay. Ngayon po, puntahan naman natin yung mga alaga ni Sir Peter. Ano po? So siya po yung nakaputi na yun na dati rin po nating kasamahan, pero ngayon po ay dealer na dito sa area na ito. Wow! Itong dalawa. Ito sa'yo. Duplex din po ang building ni Sir Peter. And sa kanya nga rin po pala nanggagaling. Dun po sa barako nanggagaling yung mga similya na pinambubuntis dito sa kanilang barangay. Ano po? Oh. So kahit po isolated itong isla at hindi ganun ka-modern talaga yung pag-aalaga ng baboy, meron din po dito na AI or artificial insemination ang paraan ng breeding. Ano po? Wow. And ito nga po ay dito nanggagaling. So ayan po yung damisaw na dyan kinokolektahan itong mga barako and pinaprocess naman ni Sir Peter at sinusumpit naman niya sa mga may order sa kanya. Ano po? Nice. So ayan. Dito nga po pala sa lugar, ang tawag na rin kay Sir Peter ay mambubulog. Eto pa po yung isang building, nandito naman daw yung kanya mga inhin, pero hindi kita. Okay, so ayan po, nasa gitna ito ng kawalan, nasa gitna ng palayan, ano po. So dito po, ayan si Sir Denjo, ang ahente po ng Laguna and Part Quezon. So silipin po natin dito, ano po. So ayan po yung kanal. And dito po tayo mamboboso. Say what? Ayan. So mukhang meron siyang inhin. And medyo may katabaan. Ayun pa. So ayan po mga inhin ni Sir Peter. Then ito po hindi na kanya pero bobosohan na rin po natin. Ayan. So napansin lang po natin dito medyo may kaliitan yung sukat ng mga kulungan. Sa mga inihin po, yung sinusunod na nating sukat ay may haba na 8 feet. Pero dito po mukhang mga nasa 6 feet lang. Ito pa. Ayan po, maliwalas. Pero ayun nga, masyado na po silang sikip sa kanilang kulungan. Oh no! Ayan, 6 feet lang po yan. And meron pa po doon, so silipin na rin po natin. Okay, so ayan po mga kasamahan natin dito, sina Sir Mark, sina Sir DJ, at ang ating technician po or SPR na nakabase naman sa Infanta. And syempre, very thankful po tayo kay Sir Peter sa pag-tour niya sa atin dito sa kanilang mga magagandang babuyan at sa isang linggong seafood diet. Hindi po man natin maisa-isa lahat ng mga farms dito, pero ang total daw po ng mga inihin dito ay nasa less than 30. Ano po? Pero yun nga,
iba-iba po ang owners ng mga inahin na yun. Tuloy-tuloy pa rin po mga kabaryo ang tripping natin dito sa subdivision dito sa Poland. And ang magaganda po sa mga unit na nakikita po natin dito ay may sarili-sarili na po itong mga ito na septic tank. Ano po? So yun nga lang po ang issue ay kanya-kanya nga po na diskarte sa tubig. Ayan po, mano-mano. Ano po? So pwede naman po siguro yan na ma-address pag naglagay tayo ng overhead tank. Ayan. So ang maganda po dito sa subdivision na ito ay tahimik, mapayapa. So wala po dito mga marites at toilets, wala po mga nagbabangayan, ano po. So ang medyo pangit lang po dito ay meron po mga oras na medyo maingay po dito, ano po, lalo na kapag kakain na yung mga kapitbahay. And minsan po medyo amoy melon din o melon amoy. Ayan, pero sa tinagal-tagal po natin dito na paikot-ikot ay hindi naman po siya mabaho, ano po. So, lagi po malinis sa mga kulungan. Good job! Ayan po. Makikita nyo po dito sa balon, mababaw lang ang tubig. Kaya po madalas po nalilinis itong kanilang mga kulungan. Nice. Ayan. So, ayan pa po yung iba. Hindi na po natin pupuntahan yung iba pang mga babuyan. So, kung interesado po kayong bumili ng unit, message lang po kayo. May mga bakante pa. Ayan po. So, yan muna ang ating video ngayon. And shoutout na po sa ating mga kabaryo na sina RNJ Farm from Zamboanga del Norte, Sofia's Haven from Infanta, and Doc Joff from Siniluan. So, thank you po for watching. And sa lahat po ng ating mga kabaryo, maraming salamat po sa patuloy na support at tiwala sa ating channel. And mag-iingat po tayo palagi. Baboy! Isa pang baboy na may katuwaan, pampasaya ng Pigro Lab.